Pwede nga ba? Sige, hindi nga ako tayo ng mga viewers yung makadali. Bawa nga ako na makapaguhay-huhay ang ito ng mga gusto nga. Sige ko lang makapaguhay. Ito mga talat, makapaguhay ako ng isa. Pero hindi nga ako ng mga viewers yung makadali. Ano nga, mahaba lang ako karoon kung pwede na ako maglalak. No, sa liwa, ginagawa ko ang tanan ng pagpiyok sa mga madali. Eh, sa iyo pagpiyok, ginagawa ko ng ikaw na tulog ka ang iyong mukogali mo. Tulog ka ang iyong mukogali mo ng eksura. Kung kilala mo o wala ang iyong mukogali mo. Ano ang mga pamatasan ang mayroon sa iyo? Nakitaan sa iban. Negatibo rin yung mga komento, positibo ba rin yung mga komento, pero hindi inalakita sa iyong mga galingon. Pero ikaw mismo, makakilala sa iyong mga galingon. Ano ikaw, klase ng bata sa iyong nanay? Anong klase na ikaw ng bata sa iyong istra? Anong klase na ikaw na tinuga para sa iyong mga isika tao? Sige, pwede na kita kumaglat. At ito ko ng mga kumangkot na sabat natin mismo sa aton kaugalingon. Amen. Nasabag natin, gitman bala. Kaya aton topic ko, ano ang self-esteem para sa inyo? Ano ang self-esteem? Pwede ka ba yan magsabag? Para sa inyo, wala kasing sala o pumalaki na sabat. Para sa inyo, says, ano ang self-esteem? Pagkilala sa kaugalingon, meron pa. Para sa iban, ano ang self-esteem? Wala na? Sige. Pamulang mo nga tag, patalaman natin kung anong binatawag na self-esteem. Ang atong mga tinutuyo, agad nga pamulang mo nga ng butang, ano ang self-esteem? Ikatuwa, din ay nag-uumpisa ang paghatag importansya upon pagkilala sa atong mga kaugalingon. Ikatatlo, ito ka punto kagbutang agad makilala nato ng atong mga kaugalingon. Ang muna nga atong topic ko nga ipakasaysay sa bungakon. Una, ano ang self-esteem? Ang self-esteem, depende kung paano binatagan importansya pag makita ang atong kaugalingon. Inibase sa mga opinion, kagpapati-parti sa atong kaugalingon. Kung ano ang atong pagtanaw o pagkilala sa atong gwa, pagsunod sa atong gagway o physical na anyo. In short, ang atong pagtanaw sa sa atong mga pagkatao. No? Ang self-esteem ko, no? Pagkilala upon pagtalpangod kagpagtamod sa atong mismo mga kaugalingon. No? Anong kita ninyo sa picture? No? Nakita niya ang kaugalingon. No? Nakilala niya kung sino siya. Kaya kita mo mismo, dapat nakilala natin ang atong kaugalingon. Kaya nakilala natin ang atong nagagawa, kaya mismo ang atong pamansan. Kung anong mayarang sa atong. Una, di nag-umpisa paghatag importansya sa kaugalingon. Una, sa mga ginikanan, maestra o kung maestro, kaya ibang pa ang mga tao sa panibot natin. O, siyang pagtuga sa aton, ang muna nga nakakilala sa aton ang mga ginikanan. Pagluwas sa Diyos, ang muna nakakilala sa aton din sa kalibutan ba ang aton ginikanan. Nasubaybayan niya ang aton pagtako. Siya mismo nakakilala sa aton kung anong klase kita, kung anong mayarak sa aton na iya mga bata. Kag maestro, maestra ka maestro sa aton eskwelahan. No, nakilala niyo man kita umpisa sa pag-eskwela natin. No, nakilala kita sa atong maestra o maestro, hindi na physical ka, pati man ang atong mga pamatasan, kung anong napakita natin sa ila. Kag sa mga tao na sa palibot natin, sila man nakakilala sa atong kung anong mayaman man kita. Ikatuwa, pagtuon mong pag-discovery sa mga bagay-bagay, sure, talento mga mayara kita. O, nakilala natin natin kung ganun, pag sa pag-discovery sa mga butang na mayara sa atin, na hinatag sa Diyos sa atin. No, nabalala natin niya kabalo kita magkanta,
tungod kay nagakanta kita, nabakyan ako ng titingo, nasidiskubrihan ako nga mayarap kita sinakang mga talento maging hatag sa Diyos sa ako. Ikatatlo, tingog sa aton kaugalingon nga pangunahuna. Paano i-marlate sa aton? Dari sa kabuhin naton, may dua katingog na nagasulod sa aton, na mabatihan nato mismo sa aton kaugalingon. Tingog sa malain, kag tingog sa maayo. No? Isa, mas ginapasulabi naton ang tingog sa malain. No? Sa sabong panahon, may mga kabataan na madali mag-desisyon. Tingog ni tanay ang ilagi na pamatian. No? Kung may nabigong sila sa ilang pag-ibig, buka-ibig, no? Sa mga teenagers, magini, ginapamatian nila ang tingog ni tanay kaysa sa tingog sa Diyos sa ilang abuhi. Dali kita mag-desisyon. Dapat ang tingog na itong pamatian, tingog sa Diyos. No? Kung may tingog mga kita ang abatian niya mga malalim sa itong kaugalingon, dapat hindi din natin pagsundol kagpamatingan. Amen. No? Pito ang punto sa pagkadalman pag natin. Ang unang punto, ihatag niya yung brother dyan. Okay, so may mga punto sa tanan. Padalaman ako ng lima punto para pagkilala sa itong kagulingon. Ano ina? Ang pito o punto. Ano ina siya? Una, ang akon nga batyagan sa pagkilala sa akon kagulingon. Pangalawa, nagasunod sa lamahan. Nagasugod sa lamahan ng edad ang pagkilala sa kagulingon. Pangatlo, nakabase sa abilidad sa pagkilala sa kaugalingon kay pang-apat mga rason sa madugo pagkatamod sa kaugalingon kay pang-lima mga malain nga pagdantaw sa kaugalingon ika-anom ang pagdula sa negatibo akong istan sa positibo kapito padayon nga pagkilala sa aton kaugalingon. So my dear brothers and sisters, mga utod ni Kristo, kung nakangan natin dinis yung padalong, maramugit kasi matunan. So, unaman natin ang number one, mabatiri. Amal sa una, ang akon nga batyagan sa pagkilala sa akon kaugalingon. So, ano pala ang balatyagon natin para makilala natin ang akon kaugalingon? Isa pala kita katon ko ang tao? Isa pala kita ka maayong mababata? Isa pala kita ka bata ang ginpan ako sa ating ginigan ng sabayo mapagi. So, mamakot ako sa inyong mga utod. Ikaw, sister, ano bang kilala mo sa inyong kagalingon? Mabinalanggaon sa anak ko. Okay. Sa word na mabinalanggaon sa mga utod, gamitin natin ang word na mabinalanggaon. Tandaan din natin na ang aton tagipusuhon ang isa sa pinakamadaya na parte sa atong laos. Sino din sa inyo na pagkakita ko sa inyo nagpitik ang atong lugha o kailangan ko. Sumala ko sa atong din. Inaginagin sa ano? Sa inyo mga manager. Ang tagi natin, hindi magsalig sa nabatagan na. No? Ang balsin mo, abuot ako ng tao. Tungod ako ina ang ako na pero pamangkot, abuot ka sa nakatagan mo, pero magulang mo ano? Hindi. Ang narato ng mga sa Jeremias, di sinuloy kaya din yung edisyon mo. Pwede, kapatid niya, sino ang makahanggok sa tagipusuhon sang tao? Wala sing makalabaw sa iya pagkamalimbungon. Hindi naging iniimag ayo kaya tama gini kalahod. Gani, umugani nga hindi mo sa Diyos nga ang atong kagipusuhon din. Pero tandaan din natin, may utok sa ibabaw. Ah, andaan din natin ang mga utok. Ginagamit natin yung mga kamatan noon, ilabinagit kung nagatubo na ang gugma-gugma. Ilabinagit na tubo na ang gugma-gugma. Paghambal niya, oh, nalang the first time ako sa'yo, nakikita yung magutubo. Pag-anungin na, kasi katapusay ang pilit sa inyong lughan, kasi maghihog ka.
Tapos mo sa kaso na nabihin ko ginamina sa mga kagidaron ninyo. Ay tungod sa ginapos sa labina, ano, ang iyak ng ipuson, tandaan na doon, hindi kita magmadaya. Kaya ang tagipusoon niya pati sa atong lawas, amo ang pinaka, malahot. Nakakita niya malahot. Tandaan niya na. Okay, sunod. Ang akong pagdabadagan sa pagkilala sa akong yogalingon, una, hindi magsanin sa nakadagan na. Pangalawa, badiri, tandaan ng pagkuk. Kasi ang dugas sa mga sa pagduga, tandaan, kaya sa pagduga, gumalang ang gender. Tandaan, pinanato niya. Bisan pa rin, bisan niya, balik tarot na bayang palikutan, gumalang din ang pagdugas ng Diyos. Wala si masakitan, ha? Hindi kaya maghambal, balik ang tutubalang Jeremias. Pero, sino ba na makahangog sa tipos mo sa tabo ba na asing makarapaw sa iyo ang kamahalungan? Tungkol sa nakatagan mo, na lalaki ikaw, tungkol na lalaki ikaw, pero panatagan ko iyan ang babae, ano na lang kung sundon sa tao? Hindi dapat. Di ba? Andahan natin, kaya ang badin sa Genesis 1:29, andahan natin na, ganit. Gintuga sa Diyos ang tao paangay sa iya. Gintuga niya silang ano? Laki o babae. Kaya kita sa pangunan ang iba ni gender. So, kapay no, hindi nga natapit na tusubong kung may naikuman na kabaloko, kaya pa natin na baguhon. Amen? Kung hindi kaya kayo, kayo, kung hindi kaya gusto sa babae, kung babae ka, hindi kaya gusto sa lalaki, wala na yung kaso. Mas blessed na lang yung tawag na single blessedness. Pag-servisyo sa Diyos. Amen? Amen. Ang pag-uoy malayo, tandaan din natin, hindi nga amati sing maathag, sing matarong, kung pwede lang natin downloads. Ay karon, kami ni Brother Jogan, may hata kami mga questions sa alaysa sa inyo. Hindi mo niya nalaysa, pero base may hata kami yung sinulang at suon naman. Kaya siyempre, may nag-prepare kita lang ang ballpens. Sa kada sa bakit chat to, may ballpens. Okay? Pamati si Maaliwa. Kagin din naman pamati, araw lang sa ballpens. Ha? Ang dahil yung ginag. Okay, ano ang pangatlo? Ang badiri? Agod na kilala din natin ng kaugalingon, itanong natun ang pulong sa Diyos sa aton nga? Pusoon! Kahit tanong natun ang pulong sa Diyos sa aton tayong pusoon, ay mataya ganit ang balas ng Jeremias. Araw, klaro-klaro, ang balas ng Jeremias, 19-19, na ang Diyos ang tayong pusoon natun, tama hindi ka mataya, tama ka malaon. Ganit? Ang batiya, itanong din natun ang pulong sa Diyos sa atong mga tagipusuhon. Para pagkamataya sila sa tagipusuhon ni mo, mapunan sa pulong sa Diyos. Amen? Amen. Ay kung si Mark mo na ako namunod sa tagipusuhon mo, ay kung si Janice mo na ako namunod sa tagipusuhon mo, ay talas sa Diyos. Ay ko. Tandaan natin, hindi pagsulat kahit ni Mike, ni Gerald, ni sino pa naman ang ulano, ni Pusoon sa lalaki. Kaya hindi man kahit pagsulat ni Janice, kapo ni Rose Marie, ang kaki Pusoon sa lalaki, sulat sa pekong sa pulong sa Diyos. Amen? Amen! Okay, pangalawa. Nagasulot sa namaharang niya edad ang pagkilala sa atong kagalingon. Sa edad namin natin, dito rin kasulot, ang ikaw nga na, curiosity. Dito sa edad natin subong, sa edad yung subong, dito rin kaya nag-uumpisa ng ikaw natin yung pagka-curious. No? Dito rin kaya, tistingan ko magbigo-migo. No? Tistingan ko sublon ang mga binastos ka buta. Parang kanamay, sa edad yung subong. Di ba? Pero tandaan natin na kinalahon natin ang aton kaugalingon. Antes natin sumla ng mga bagay ka na, kinalahon natin ang aton kaugalingon kung bala nagpapagay o hindi.
Amo kami ba, amo ba kami sinakit padako sa ginikanan naman? Di pa ako sa atong pagalingon. Amo ba ang lang ginabala sa akong tatay? Amo ba na ang ginabala sa akong nanay? Asam kang nag-eskwela ako, mali yung maliguy ako sa klase. Para ba lang ikandit kay Mr. Onesis? No? Tuntungod na. Maabot ang tiyon o masinigipan kayo na hindi na sa inyong subok. Di ba na? Tandaan natin nga ang pagsulod sa mga bagay na hindi manami, una bes, ilalaha ang iyong pagalingon. Yan pala ko, pag nasa kinakanan mo nga, mas na ako ng hindi. Ha? Tandaan yung hindi na mga utot. Ang paliri, mayapat ini ang butang, ang pagkasunod, ang nagsulod sa lumaro kay dasok kilala sa pagalingon. Paano pagin pala ko sa iyong kinakanan? Kasi paano pagin pala ko sa iyong kinakanan? Ay kahadlot sa Ginoo. Yung padako siya sa mga pinikanan sa may kahadlot sa Ginoo. Kamu siguro may padako kang sa pinikanan yung mga kahadlot sa Ginoo. Amen? Amen! Pero binubuhat niya? Kamu ang nang pinalasig niya pagalingon. Kung nahadlot ka sa Ginoo, may padako kasi yung pinikanan sa pagkakaroon na may kahadlot sa Ginoo, dapat kapalo ka magkilalasig niya pagalingon antes ka masulod sa isang bagay. Amen? Amen! Una, nagahimo sing maayo. Siyempre, wala sing ginaganan nga nagatudlo sing kabataan. Siguro may harap man. Pero first kid, ginatudlo sing ginaganan nga maghimo sing maayo. Kag-critical ang ginahimo sa ginaganan. Kaya para sa Ephesians 10, sabadiri, ang Diyos among aton manunuka pag sa aton paghihusa kay Kristo Jesus, gintugan niya kita sa pagkabuhi agon maghimo sing maayo nga mga buha nga iya nga giga iya nga halaan pinaman agon himuhon nato. Nakahighlight tulay din ako araw gintugan niya kita sa pagkabuhi agon maghimo sing maayo nga mga buha. Kinalaha karon ng imo kaugalingon naghimo ka ba sa maayo mga buha? Sino diri ayaw, wala-wala na niya. Bayaw, wag gusto mong bayaw. Sino diri ang ginabalan sa ginikanan niya na maghimo si mahayong mabuhat, pero ang ginihimo niya puro kasalanan? Bayaw ka mag. Tanan di perfect? Tanan ka mo di perfect? Perfect, no? Ha? Bayaw biliwat ka mo, naging mabalan sa ginikanan niya maghimo si mahayong, pero ang ginihimo niya kalainan? So wala. Wala sing may naghimo sa ginambal sa ginikanan. Karon kilala ang imo kagalingon sa liwat. Diin na ato ang ginambal sa imo ginikanan nga maghimo si maayo. Ginambalan ka para sa ginikanan mo kung magpamati ka, magkato ka diri, nga magkapagabot mo din matulog ka. Na wala siguro mo. Amen? Okay. Ano ba? Paano kami pagdako sa imo ginikanan? Matinumanon. Sino dili ang katuman sa ginikanan? May nakatuman dili sa ginikanan? Kung isa. Okay. Klaro, Bid, nga amos mismo ang nakikilala sa inyong pagalingon. Nga bisan tato pang basi na ginikanan, wala nyo yung ginan? Nakati yung ginan. Tuman. Ay hambal sa Lucas 2:51, hambal niya. Ganit si Jesus pagkupon sa ila, pabalik sa Nazareth. Sa diin, nagmatinuman siya sa ila. Ang iya idoy, nag-ibig si tiranan sa iya kanipuso. Dapat naging kaamay kita ng Kristo na nagapati sa itikanan. Amen? Amen. Subukin natin kinalakon ng atong kaugalingon about sa inyong ginikanan sa kung saan naman. Naginagin sa inyong naginaghimo, sa atong ginaghimo, nga ang ginatudlo sa ginikanan niya matarong himo ka. Pero ang ginatudlo ang ginikanan niya hindi matarong, himo pa hindi. Paano bagay pa ako sa inyong ginikanan, mga ito? Maghimo sa kalainan. Maya ka din mga nabin, hindi ka lang pwede matulad. Nga maya ang ginikanan, ginatudlo na yung matarong himo sa kalainan.
Now, pero, kung ikaw bata, nakakilala sa imong kaugalingon, na kung ato na to ang pulong na kitanong mo sa iyo kung kagipusunod ka malimbongon, pwede mo na gano'n sa oil na mong ginahanan. Amen? Ang marasawal ng batang 174, maliyan? Ang manawag na tao, ang manawag, ang manawag niya tao. Ang manawag niya mga tao, nagapati sa manawag ng mga pagunang-unang. At ang mga kusigol, nagapati sa kabutigan. So, balaan mo na ganyan yung manawag, pati yung mga tao. Sino diri ang pinumbalan sa iya ka? Okay, diri kita sa iyo, Ingo, diri kita sa iyong Migor, diga. Sino diri ang pinumbalan sa iya nga abiyan? Nga mag-rigoy sa iya klase, nga nagsulot. Totoo. So, karon, so, may aking pulang kita na nagalakot. May aking, pero mga kote rin. Ang baliya, ang malakot ka tao, mga tao, nagkapamati sa malakot man nga pang muna-muna, nagkakang mga butigon, nagkapamati sa kibutagyan. Balaan mo na ito ang kalainan, hindi ka talaga bukod. Ikaw na kilalasin mo ang kalinan. Pero, kung ang imo yung kagalingon ginhalad mo sa kalautan, kaya ikaw na kakilalasin mo ang kalinan, bukod ka eh. Pero kung ang pagbati mo sa imo kagalingon isa ka pamakaro na bata ang nagpati ka sa imo ito eh, nga maupod ka diyan. Pangapat, makigon. Tandaan kinaton, nga may ato na yung auto nga makatangin kami na akin. Ayan pa sa Efeso 4, 26-27, kung ako nagmati ka mo, hindi ka mo magpasala tungkol sa inyo kagpangaki. Kag hindi magpagkalugaya ang inyo kaati sa pupos nga adlaw. Hindi na po sa sino diri ang kung mangaki? Kung mangaki sa kalabot sinimana? Okay, si Secret ano? Si Secret mangaki kalabot hindi sa adlaw. Sino pa diri? Ang pagkali niya, hindi ka mo pagkalawin ka ang inyong maaki kaya para sa 27, naman din eh. Hindi magkatagi kahigayunan ang gawa. Kung magpanatig ka mo, okay na niya siguro isang oras. Kung matapos ka na, isang wala kasi sala, ikaw na makayong asensya. Kaya hindi magkatagi kahigayunan ang gawa. Okay. Pangatlo. Okay, mamati. Kayo may nag-assess mo ito kay sister. Hindi nyo sa pagkabalaking niya. Mamukod may nag-assess kayo. So, pangatlo. Nakabase sa kilidad ang pagkilala sa iyo sa aton kaugalingon. Sino din yung may mga talento? Sino din yung mga talento? Tanang kita diri may talento. Tanang kita may talento. Nagkabasi sa kalita at magkilala sa kaugalingon. Ano? Ang mayahon, maging kabasko ni San Pedro. Tandaan natin kung kita nagpangluya. Sino diri ang ano? Sino diri ang kung hindi ka ma-perfect o kung hindi niya makuha passing grade score sa exam na galuya. Tandaan kita ito na. Okay, tandaan kita ito niya kung hindi mo makuha passing score o passing yung grade sa mga tagsa-tagsa, gamita ina na kapusog at buhon pang ayaw para makuha ang susunod. Ayan pala sa Pablo sa ikalawang Korinto, 12, chapter 12, verse 9 to 10. Ang pali ha, pero nagsapat siya, ang aton grasya mo ang kinanglanon mo. Kaya ang aton gahong, mapadyagan mo si Nabi kung ikaw maluya.
Pero nasakad siya. Ang akong grasya, amo ang kinanglanon mo. Kaya akong gahong mabati. So, ako na parang ako dito, dapat ang grasya sa Diyos, ano, ang kinanglanon natin. Kung hindi mo makuha ang pinakando mong nag-grade, tanongin mo mo. Ako na sa pangayaw, ano sa mga exams or mga rasyon ko sa buhay. No? Kung ano mga trials mo, kung hindi mo inakadahan yung pagkakitin nga, sa basa, nag-failure sa mga trials ko na kung hindi mo marabutan, kung wala si mga trials ay kapapuhi, hindi kami maging mapuso. Ang lagi natin, ang trials natin nagpapagod sa atin, kakang ika-apat karon, ipag-discuss ni Brother Joel, pero at taon na kung naman ito sinong magkakamati. Magtito ka sa lang, pili mga muli ko. So, sa sinigatid niyo, at kapatagal natin, agatan natin kung sinong ibang ang magkakamati, absent-minded o kung hindi. Amen? Amen! May magkakamati kita? Idukong natin ang natin mga mata, kabiyawon natin ang natin mga ulo. Okay. Salamat, kinagapamati ang tanan. Sada di ba? Kumo na. Okay. May ano gali? May nakakita nga, ano ba ako gusto niya? Kapitiyon. Ano matula ang ating pagkaya? Tinto. Masakot kita sa buong. Ang kinasakot na ito, sa niya sa ating sakot, sunda, sunda, niyo, ako. Tuloy, example. Masahot si Brother Joel. Pagkakarapan ka ng Joel, sahot. Itumulot ko siya. Sundo niyo ako ng arahan. Masahot si Brother Joel. Tapos magsundok. Sorry, sundok ni Brother Joel. Ikaw. May prepared na, may prepared. Nakandali ko na. Huwag na, anyways, kung sino ko lang ikablok. Example, si Brother Joel, sahot. Sundo niya siya. Tapos, magsundok si Brother Joel. Hindi mo pa sa inyong asking. Sundo niya. Kakatapos mo, sundo ang masiwan. Masama ka man siya. Sundo ang masiwan. At kakatapos naman. Amen? So, yes? So, hindi ka tapos na akin sa mga kundili ang lyrics. Isip-isip, 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 isip-isip
isip-isip, isa, dalawa, tatlo, sundan niyo ako. Sundan, sundan, sundan niyo ako. Sundan, sundan, sundan niyo ako. Sundan, sundan, sundan niyo ako. Ikaw na nga si ko. Sa masunod kay inadlaw, pag sa masunod bagay niya mga inadlaw.
mga nakaraan, mga eksperyensya, dapat kalit na lang ako. Hindi natin magbalik-balikan para maging malipayan kita sa pagtulong sa akong kaugalingon. Amen. Amen. Ikaduwa, nabudayan makipagbagay sa mga tao. Kasi nung diling nabudayan sa makipagbagay sa isip katao niya, sa mga prince niya, tungkol sa iyang itsura. So, nalugod ba lang yung pagtulog sa kaugalingon mo, tungkol lang sa itsura niyo? Sinong naka-experience siya? Nakabadyak sila. No? Tungkol sa inyong itsura, manubok tayo ng papanulog dito sa inyong kaugalingon. No? Nakaibalo mo lang ako, maging tuga kita sa Diyos, kaangay sa iya. No? Sa iyang imahin. Hindi na ako ang pagtulog ng atong itsura. Ako nga manubok kami ng atong pagtataw. Kaya habang niya, hindi magdayawa ang tao tungkol sa iyang kagwapo. Kag hindi ka magkaakik sa tao tungod sa iyang itsura. No? Tungod lang sa itong itsura, manubuhin yung pagtatao. Nagal sa Diyos, hindi. Kaya nga, ang Diyos nagatulog sa ating tagsa ng mga kinibusuron. O isa ang gabasin, kung pangatya, kung malapay ka, kung isa ang gabasin niya, ang iyang kinatulog, yung mga kinibusuron, dahil sa nagabasin, malain ba lang ang titik sa mga kinibusuron? Malain ba lang ang kinahambal sa mga kinibusuron? Pwede rin ang iabasihan, hindi ang sagwa natin ng itsura. Kapag niya, sa unang Samuel, this is high city, pero ang Ginoo nagsilid sa iya, hindi ang iya katahas o kung kagwapo ang imong tanawon. Ginsikway ko siya. Kaya nga kung pagtanaw, hindi parihos ang pagtanaw sa tao. No? Kita ng mga tao, nagatulog diyan sa sagwa. Nga dagway. Pero ang Diyos na inyo siya pagtulog sa akin. Ano yung pagtulog? Kaya nga kung pagtanaw, hindi pareho sa pagtanaw sa tao. Ang tao nagatulog sa gwa na dagway. No? Sa gwa na dagway na katulog yan. Nagapili kita sa gwa na dagway. Pero kaya, pero ako nagatulog sa tagipusoon. Huwag no? Namin sa Diyos. Eh kung tanang nagwa ko ang patuno niya lang, ako lagi siya makaluwas. No? Ito lang mo, pero ang Diyos nagatulong sa inyong tagipusuhon. Ano ka man kasi ng bata? Ano man kasi ang mayara sa panulog din mo sa inyong kagalingan? Ang inyong tagipusuhon, ang mga iyong natulog. No? Ang muna ang iabasihan, ako niya kilalahon ikaw. Ako niya kilalahon kita. Kaya may dadaan na lang ako. Hindi natin pagpapanubuhon ang atong kagalingan, tungkol lang sa atong itsura. Eh, ditugan kita sa Diyos na palimo sa iya. Mga guwapo ka? Mga guwapa. Ikatatlo, mabadyagan niya di na pakalubo. No? Nagalaan ko lang ang panulog ko sa iyo ng ugulimo. Mabadyagan mo ba lang ang pinapakalubo ka? Sino ang nagabadyag sa natin? Mabadyag niya, pinapakalubo sa sangya isip katao. No? Nagbadyagan ko ina, pero ang Diyos nagadugot sa atin. Na bisan nga ginapakalubo kita sa atong isip kaparibo tungkol sa atong mga itsura o kung ano man nakita nila sa atong kaya hindi sila gusto. No? Tandaan natin, dili sa kalibutan, hindi tanan mag-please natin. Hindi tanan gusto kita. Hindi tanan nagustuhan kita. No? May alam niya lang malain na mga tao nga panulog sa atong malain man. Pero tandaan natin, nagasiling ako sa inyo ngayon yung tao na paulit sa iya balay na binpakamatarong sang sa isa. Kaya ka, kaya ang nagapakataas ang iyang kaugalingon baga baubuson. Kaya ang nagapaubos ang iyang kaugalingon baga pataasun. Kung pamatyan mo ginapakanabo ka, sige lang, hindi pa ba balusi isang malain kung matyan mo ginapakanabo ko na iya. Kaya maabot ang tiyon na ibaayaw kaya sa Diyos. Kung nakita niya lang ang matagipusoon, nga maayo kang ehemplo, maayo ang inyong nabadyagan para sa iya, bisan ang muna ang ginagin mong yasin mo, pagkapataasun ka sa Diyos. Amen. Hindi kita magkasubok na bisan pang matyag nato, ang binapakanubok kita, kaya magbog ang tiyon, pagkapataasun ka sa Diyos. Nandaramin. Kapag negatibo ko lang yan ang pamisa, kasi nandiri ang permila negatibo ang iyong pamisa ko.
Oh, yung estudyante, bisan naman yung ako ni Darko. Nagkakawinsan din tayo sa yung mga malaki. Oh, mas laban ang pinapapinsan natin yung mga negatibo kaysa sa mga positibo. Ang balas ng Ginoo, hindi ka magtingala sa pag-uswag sa makasasala. Magsalit ka sa Ginoo pag maukod sa iyong ubra. Hindi mabuklay para sa Ginoo ang paghinong sa Ginoo ng tao na magpanggaranon sa hinanda. Kung isa na nag-aaral sa Ginoo, nag-abatsa rin lang kita si Kaysa. Kung nag-abat natin, mas maayaw ko saya sa aton. No? Mas nauna sa tagot ang iyahandog kaysa sa aton. Pero sa exam, may nakapasar, kita ya, wala. O yung masama kompetisyon, magkakuksa, kita pwede. No? Pag-check natin, wala na tayo sa chance. Wala na kita tayo sa chance. Kung nag-iisip natin tayo, tandaan na, kung ang Diyos may plano kung dyan para sa aton, may plano din sa repelya. Wala lang ang nakahibalo sa mga plano para sa inyo, mga plano sa pag-uswag sa inyo, kapitid at laglag, mga plano na makadala sa inyo sa kalabutan ng inyo inalabunan. O ang Diyos may plano din sa ato. Ang mga kagalingon. O hindi kita malisan sa mga kagigo. Kaya ang Diyos may nakasak ng paramita sa ato. Hindi ko isa para lang makapalubusan ng ato kagalingon. Kalima, balain niya ang influensya. Isa na balain niya sa tatlong sa akong mga friends. Kung ano ang kaupuli mo, ano ba matasan niya? Ang tapungan, kapatid na tapungan. Kung ikaw yung maayo, mas nabaw kaya ang balain sa iyo mo, kaya ba matihan niya? Kaya lang ako kaya ang ino mo. Kaya lang pag ito, hindi ka mo magkakuntong. Ang malain, hindi ka mo magkakuntong. Ang malain yung mga kaugdanan, nagpapalain sa maayong mga pamatasan. Kung maayaw ang pamatasan mo, mahanap na hindi si malain. Kung malain, hindi mo kaginagdan. Kaya, hindi ka mo magkakuntong. Ako, wala sing manugkirto. Oh? Wala sa nagsininga, hindi ka mo magpanunto. Kapalya, hindi ka mo magpanunto. Agod wala manugkirto. Hindi ka mo magpainto, agod wala sing manugkirto. Wala sa display ko natin, ang ginaugda natin. Ito ninyo sa picture. Oh? Wala, ano ba? Kung isa po mo nagkakatao sa mga kalalagahan. Ginasugo niya ang iyong bread ng mga panigarin niyo. Eh, dapat kita yung magkundog sa ila, hindi sila magkundog sa ato kung kita nakahimbalo sa maayaw ng mga buhat. Ikalima, mga malain yung paglantaw sa mga galimon. Ang ikalima nga punto, ako niya kinalaman natin sa galimon. Mga malain yung paglantaw sa mga galimon. Kumatsyagan ako, hindi kita tapos. O, hindi kita magsimba, ay nabalan ako. So, pagkilala ako sa pagkagalingan, makasasalat kita kayo. O, sabi nato, naroon na kita si Chansa na magbago. Pero ang bal ni San Pedro, sa makita ni Simon Pedro ang natabo, nagluhod siya sa tubangan ni Jesus kag nagsiling. Balayo ka sa akon, Ginoo, kay makasasalat akong natawo. Oh, balang ito, palayo ka sa akong Ginoo kaya makasasala akong matawo. Pero sa aton, dapat kung nahibaluan natin na makasasala kita, palapit kita sa Diyos, magpahayaw kita sa patawad, may pagbago pa, habang may buhay, may pagkakasal. Oh, hindi kita maghambal na hindi kita tapos. Dapat, ang balang sa Ginoo, tapos ka mo. Oh, nagtumpa siya sa aton, para sa aton. Ako nyo mapalapit kita sa iya. Wala si kasiguro, kasiguruhan. No? Nagabatsyan kita si
wala kami paglantaw sa akong pagaling. Sabi na akong wala na siyang kasiguruhan. Sabi na akong wala na siyang pagbako sa akong pagaling. Pero ang paliya, sa Jerina, Jeremiah 29:11, wala ang mga nakahibalo sa mga plano para sa inyo, mga plano sa pagkakoswa, kag-indi sa paglaglag, mga plano sa magadala sa inyo sa palabutol ng inyo nilalakuman. Kung ang inang palabutol ngayon na, may mga plano ang Diyos sa kada isa sa ato. Saktan na kakabuhin kita, minsan sa kanya. Di kita magkasubo sa mga bagay na malaki na nagkatagot sa akong gagawin mo. May pinilang kaman, nadasma kaman, bangon sa dihapon. Mga rason ina, pagod nyo maging successful ako sa ulihi. Kaya ang Diyos may mga plano sa kada isa sa akon. Sino nagkapate na ang Diyos may plano para sa inyo? No? May plano ang Diyos kung aking dala niya ikaw din. Ano ka-expect na nagkabala sa akon ng mga edad, makapunto pa rin ang makisubunan sa Diyos. Kung madami kasi mga kabataan, na wala, ngayon din niyo kukulsubong. No? Habang may buhay, may pag-asa. Kung pinuliro kita, bangon! Unang katusmo kita, bangon! Hindi magpabiling na magkatusmo lang. Kulang sa pagsalik. No? Kulang sa ato na mga pagsalik sa Diyos. Dapat papatiro nato natong kaugalingon na may Diyos sa kalibutan. Tanda natin, isan sa lamaharo nato ng edad, papatihon na lang mismo ako ang kagalingon na may Diyos sa kalibutan, na may Diyos na nagtulog sa ato, na may Diyos na plano niya para sa ato na ayaw. Ganit, binsugiran siya sa iba't ng mga lituruan. Nakita namin ang dinago, si Tomas nagsiling sa nila. Kung hindi ko makita ang aking sangansang sa iya mga kamot, pag magulo ko ang aking tugdog sa aking samamalansang, pag magulo ang aking kamot sa yakilig, hindi ako magtubo. Pero kita, isang wala nato nakita ang binuho, sino nagpapitinig ko kay Diyos? Ayan. Pag isang wala nato siya nakita, nagpapitinig kita, pag nagtubo kita, na may plano din sa para sa ato, ipapungko niya ikaw dila para umuon niya plano para sa inyo, mga ayaw. Kasi amunin makagulit sa inyo. Agod na lang ito ng inyo ang mga binahandong sa kabuhi. Handong mo sa inyo mga pamilya. O dapat puro na ito natin pagsalik sa ating mahal na Diyos. Agod niya ihatag niya ang iyong pagsalik sa ato. Ikatatlo, binabasol ang kaugalingon. Magali, dapat hindi nato ang pagbasulog din ang mga kaugalingon. Kung kinahinungan kita ang mga malagin, hindi na ito ang maging maayo. Pilito na ito ang maging maayo. Hindi na magbasula ang iyong kaugalingon. Hindi na magpapilin sa nakaraan. No? Hindi na magpapilin sa nakaraan. Nakalipas na ito. Dapat, bangon liwat kagpatayon. Eh, si Judas, sa makita ni Judas na taridon ni si Jesus, binukman nga magpagapat yun, binpasol niya ang iyang kaugalingon, kabinulay ang 30 kapilo, kapila, sa pangulo sa mga parek at sa mga katigulangan, sa mga Hudyo. No? Dapat, kung maghiwak mo kita sa malahin, sa akong ginikanan, bangun nyo, ipakita natin nga maging maayo kita ang mga bata para sa ila. Pag natulang mo ng salik sa natin ng mga friends sa ato, pakita na masalig sila ng mga sakon. No, hindi na lang pagbasula kayo ko ganun. Basta sa sobrang mong pabason, maminsan ka na sa malaki. So, kaya na nag-upisa sa pagbason mo sa iyo ko ganun, manubog na magtanaw mo kag nasunod na sa taling kung tungkol niya na magpaghin mo si malaki. Ika-apat, Hoffman yun. Ini yung utang ni kawan mo natin. Hindi kita maging kabagdanan agad nga maghimo ang atong isang katawo si malangin. Mabayos yun eh. Binukman ka siya sa malangin. Tapos na tumatay, naghipog siya. No? Huwag kita kabalong nasin, sitigalan niya mga tsagod. Naging kabagdanan pa kita sa paghipog niya. Dapat hindi kita maghukong sa atong isang katawo. Agad nga hindi man kita paghukman sa atong mahal na Diyos. Ang balya, hindi kamo maghukong sa iban. Agad hindi man kamo paghukman sa Diyos.
Kaya ang Diyos maghukom sa inyo, sunod sa inyo paghukom sa iban. Kapag talaksan ng inyo ginagamit sa iban, ang man ang talaksan na gamiton sa Diyos sa inyo. O ligawan din nato na maghukom sa iban. Hindi kita maging judgmental kung ano nakita nato sa isang katao. Kaya nakatao, nagabago. O kita mismo nagabago. Dapat hindi kita maghukom. Ang Diyos lang ang maghukom sa ito. Ika-anong na punto, ang pagdulagsang negatibo na pamatasan agot islang isang positibo. Dapat ang mga negatibo nato ng mga pamatasan, isla na nato sa positibo. Kung ano po man ang pagtanaw nato sa itong kagalingon, isla na nato. No? Kung binabaso nato na itong kagalingon sa una, subong hindi na, agot nga palagot nato ang ato ng mga tinutuyo, ang handog nato na maging maayo sa ulihin. Negatibo pagkato sa positibo. Ano ang mga negatibo ng mga pamatasan? Una, malaking ang pailangin mo. Makasindi ka kung malaking ang pailangin mo. Malaking perme ang pinapamansan sa ating puto. O isa na ito yung maging positibo. Immoralidad. Pagpangawa. No? Kung kita man isa, hindi kita ano sa ating kagaling mo, nagpangawa kita. Isa na ito yung maging positibo. Pagpakay. Pagpangin babae o kung pagpangin lalaki. Dapat stick to one nalita. No? Kaya isa lang galing atong heart. Dapat isa man ang atong good mood. No? Kaya magbot ang tiyon, kita man ang mga kapamilya, dapat isa lang yung piliyon natin. Pag-ibog, no? Dapat hindi kita magka-ibog. Pagbuhat sa tanang asaling sa malapit ng mga buta. Pagdaya, pagbinastos. No? Sa atong mga edad, masabihin natin pero may magiging magbinastos. Dapat ikawan natin. Kung gastos mo kita sa una, subong isla na natin. Hindi kita magbinastos. Kaya ang Diyos manghuhukom, magkahukom sa atin. Mismo nga binuhatan. Okay? Pagin mo sa butang nga malaway. O, kung malaway gani, malaway gani niya. Basta malaway, malain gani niya. O, isla natin nga maging maayo. Pagod nga maayong man ang atong kaimahe. Paghisa, no? Hindi kita maghisa sa atong kasi patawa. Kaya ang Diyos may hinahapang pagkara sa atong. Pagpasipala, muna hindi kita magutang-utang sa atong may mga isip katawo. Kaya ang Diyos lagi dyan ang halimbalo, kapag binuhang, no? Hindi natin pagpatulang na ng atong kagaling na tungkol sa mga bisyo. No? Tanda natin, kung nagadugang ang atong edad, halungan natin. Okay? Ano niya ang pinaka-importante sa atong mahal ng Diyos, ang atong video na kabuhin, hindi natin mag-binungakan. Okay? Itanong o unhuktan sa atong tagipuso ng pulong sa Diyos. At ang mga kami na may rinan dyan, itanong natin na atong ang pulong sa Diyos sa atong tagipuso para siya na ang mamanihal sa atong kabuhin. Isurrender natin na atong tagipuso sa iya. Kung nabudayan kita ang Diyos, walang nabudayan. Walang siya nabudayan sa akin sa pagbago. No? Ano na kita nyo sa picture? Ang araw. Para sa tao, nagbalik sa lapit na sa tanay, nagbalik pa sa negative. Pero sa, para sa Diyos, rikta. No? Sa inyong pamatasan, ano na kita ninyo sa, para sa tao? Ano kinyo ba explicar? Sino pwede mo ma-explain? Kaya mismo na nakita. Sige, tulad na lang. Why? Wala? No? Para sa tao, nagbalik pa ang araw, para sa tao, nabundayan kita ang mabago sa atong teorilyo. Nabundayan kita ang mabago sa atong tagsak ang mga pamatasan. Kung hindi na naging kalingawas natin, no? Kung baga, itanong na itanong sa atin pagkipusokon, nabundayan kita na magbago sa atin kagalingon. Kasi kung nalugay na hindi ang mga pamatasan sa atin, pariyo sa muna, muna, nabundayan kita hasta subong, magbago sa atin kagalingon. Pero, kung isurrender natin sa atin mahal ng Diyos, ang atin negatibo ng mga pamatasan, sarang yakit kita yung pagkuhon. No, tandaan natin, kung gusto mong magbago sa iyong kabuhin, kung gusto mong matagot ang iyong handog,
isurrender niya siya ng panang Diyos. Kaya ang Diyos, magabakugin sa akin. Pareho sa ako, ibagawa ko sa Diyos. Mag-depression ko sa muna. Hindi ko man bago na ako gawin ko. No? Mag-depress man ako. Pero isurrender ko ako ng Diyos sa akin, panang Diyos. Binatagan niya ako sa Diyos, sa Diyos sa Kresya. No? Binatagan niya ako mag-alaw, mag-Kresya. Huwag ko baga, hindi na rin payo ako sa pagsunod sa ating Panginoon ng Diyos. No? Kung nagapili man ako sa mong kasintahan, huwag ko dapat kinadepress, pakaiwas sa ating Panginoon ng Diyos. Kaya ang Diyos magkakatali siya sa iyo. No? Kung may kinahibinan ka na, kaya inibayaan ikaw, kabaitin. Oh, ang Diyos niya may hinahatagin niya sa iyo. Oh. Okay, para sa Diyos, imposible, posible ang tanan. Itulong sila ni Jesus, simulang pulupang isa pag-insabag. Para sa tao, hindi ini mahimo, pero para sa Diyos, mahimo ini tanan. O, oh, tanda nato ng Diyos, tanan ikutang mahimo sa Diyos. Kung nagundayan ka, isurrender sa iya. Huwag niya pabuhon niya ikaw. Padayon sa pagkilala sa atong gawin. Dapat ipadayon natin na kilalahon natin na itong gawin. Matagod nga kung minahimong may itang walain, makaiko pa natin. No? Pasubong sa minahimong isang pagdun, nakapadayon sa pagkilala sa iya o gawin. No? Dapat magpadayon, padayon magpabili ng presensya ni Lord sa atin. Subukin, ibita niya kita, huwag niya ipabatyag sa inyo, sa aton, ang iyong presensya, mabuhin sa aton. Wala siya nagkatalikod sa aton. Bisang palang aton, hindi kita takos. Pero ang Diyos, nagkakabal, takos ikaw yan. O dapat, magpabilin kita sa iya. Kung kamo nagkapabilin sa aton, kagang aton mga pulong nagkapabilin sa inyo, dayon pangayo kamo sang bisan ano, nga luyag ninyo, kag ninyo ini mabakon. Magpabilin kita sa aton, mga ni Diyos, ibig sa subok, basta nga nagkakabuhin kita din sa kalibutan. Sabi nga, bisan ano man ang akong pinapangayo, ihatag din sa akong Lord ng Diyos. Amen? Amen. Okay. Oh, may consecula dyan, gentlemen. So, salamat din ang kamatiyan ko ng kita. Ano tanong? Ay, ano naman siguro tagalapos sa broadcast?